Sino po ba ang pinaniniwalaan nyo sa dalawa? Si Kaerick na sinasabing hindi niya sinabi ang pangalan ng kanyang source, o si Congressman Gastang Bunting na alam na ang pangalan ng source dahil sinabi daw po ito sa kanya ni Kaerick? Umpisahan po natin ito pong re-reaksyonan po natin balita sa katotohanan na itong si Kaerick at Lorraine Badoy ay malaya na. No? Bagamat may mga naiinis, natutuwa, ganyan po talaga. After all, this is politics. Kung sino po yung sinusuportahan po natin, doon po ang ating mga respective biases. Pero, uulitin lamang po natin. Sa ating pananaw, partikular ako po, naniniwala ako na tama lamang po ang ginawa ng Kongreso. Sila po ay nagsasagawa lamang ng naaayon po sa kanilang mandato, in particular, hearing in aid of legislation. At sa hearing po na yan, napatunayan po natin na nagkamali si Kaerick, inamin naman po niya yan sa kanyang sulat na pinadala sa mga kongresista. Inamin niya na siya po ay nakapambastos sa harapan po ng mga kongresista, nagkamali sa kanyang paniniwala sa source. At ito naman si Lorraine Badoy, napatunayan din naman sa harapan po ng publiko na siya po talaga ay nagsisinungaling. Kaya yung pagkakasite in contempt po sa kanila, taliwas po sa claim ni Attorney Harry Roque, yun po ay naaayon sa due process at sa umiiral po ng mga alituntunin, particular diyan po sa Kongreso. Ayon po, dito po sa balita, kasi kagabi nung nag-live streaming pa po tayo, hindi pa po nakakalaya si Lorraine Badoy at saka si Kaerick. Pero after a few hour or a couple of minutes, lumabas na nga po sa balita na sila na po ay napalaya na. Kaya sisigundahan po natin yung ating live streaming kagabi na malaya na po sa kasalukuyan ito pong si Kaerick at saka si Badoy. House releases SMNI program host Celis and Badoy. It was published December 12, 2023. Ayon po dito sa tweet sa X nito pong si Lianeska T. Panti, SMNI program host Eric Celis in red and Lorraine Badoy in animal print, post with SMNI lawyer Mark Tolentino after they were released from detention in Batasan based on humanitarian grounds. Pagdiinan po natin yung humanitarian grounds, mga tol, taliwas po ito sa sinasabi ng mga DD sheets na kaya daw po nagpalaya itong Kongreso ay natakot daw po sila doon po sa manifesto of support ng mga retired uniform personnel. Wala po iyong katotohanan. Sino po ba ang mga retired personnel po na ito para katakutan po ng mga kongresista? Nasa isang demokrasyang bansa po tayo. Wala pong diktador sa kasalukuyan. Tapos na po ang panahon kung saan ang presidente sasabihin lamang sa kanyang mga uniform personnel, ito dapat gawin ninyo. Kapag ka nanlaban, alam nyo na, patayin nyo na. Kaya nagresulta ito sa 7,732 na Pilipinong mga namatay, particular sa war on drugs. Tapos na po ang panahon na kapag ka may kritiko ang nakaraang administrasyon, sasabihin lamang sa mga kongresista, ipasara ninyo ang prangkisa niyan. Shut down ang ABS-CBN. Tapos na po ang panahon na kapag ka may kritiko, ipakukulong, katulad po ng nangyari kay Leila De Lima, kay Reza, at saka tangkang pagpapakulong kila Trillanes, kay Lenny Robredo at iba pa. Di ba? Hindi nagtagumpay sila sa pagpapakulong kay Lenny Robredo. Kasi bakit? Sabi ng prosecutor, walang sapat na ebidensya para po paniwalaan ng prosecutor na sila po ay nakagawa ng krimen na ibinibintang po that time ng Department of Justice. Ano? Kasi hindi naman may kakaila talaga na kung ano ang gusto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun po ang sinusunod ng kanyang mga amuyong. Di ba? O ngayon, tuloy po tayo dito po sa binabasa nating balita. The House Committee on Legislative Franchises release Sunshine Media Network International Program Host Eric Celis and Lorraine Badoy from their detention at the Batasang Pambansa on Tuesday night.
Inabot din po sila ng almost 1 week dyan. At ito pong dalawa, nagsagawa pa po ito ng hunger strike. Pero doon ka lang makakakita, mga tol, na ang hunger strike merong oras. Alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng midnight. Nanawagan po sila, nasamahan daw po sila sa hunger strike. O diba, makikita po natin na sila po ay nagpapaawa lamang sa harapan ng publiko, hoping na yung simpatiya ng publiko mapunta o makuha nila. Pero hindi po yun nangyari. Kasi katulad po ng sinasabi natin, sila-sila lamang mga DDCs ang nagbubulahan sa kanilang mga ginagawa. Tuloy tayo. House Committee on Legislative Franchises, Chairperson Gus Tambunting of Paranaque had earlier signed off on the release order on humanitarian grounds. Ang kalayaan ang pinaninindigan, pinaglalaban, hindi ito ibinibigay. Talaga, ang hirap talaga dito kay Celis eh. Double talk tong tao na to eh. Walang pinagkaiba sa boss niyang si Rodrigo Duterte eh. Nung nakakulong pa, kala mo maamong tupa at hihingi ng pasensya sa Kongreso, sasabihin ang kanyang source kung sino ito at idadahilan na in the spirit of Christmas, mapagbigyan po silang lumaya. Pero nang nakalaya na, iba yata ang sitwasyon. Ano? But anyway, sa letter niya naman po ito sinabi. Ulitin ko lang. Ang kalayaan ang pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito binibigay. Celis said, who earlier sent a letter to ay Tambunting, to Tambunting seeking a purlo by citing his mother's deteriorating health. O, di ba? Ito, malaya na siya. Nang sinabi niya po, ang kalayaan ang pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito binibigay. Pero, doon sa letter, may pa-site-site pa siya. In the spirit of Christmas, kasi yung kanyang nanay ay may sakit, get well soon po sa nanay ninyo, magkaiba, di ba, tol? Magkaiba. Nakikiusap nung nakakulong, tapos nung nakalaya na, akala mo na naman kung sinong matapang. The two were earlier cited for contempt over unresponsive, if not disrespectful answers to lawmakers' question during a congressional inquiry involving SMNI's broadcast in which Celis and Badoy said Speaker Martin Romualdez had a $1.8 billion worth of travel fund. At fake news po yan. Malaki pong kasinungalingan ang statement na yon nitong si Caselis. Dahil uulitin lamang po natin para po sa mga maaaring hindi pa po nakakaalam ng impormasyon na yan. Ayon po sa financial report ng House of Representatives, ito yan naman ay confirmed ng Commission on Audit, ang travel expenses ng Speaker of the House ay nasa 4.3 million pesos lamang. Taliwas po ito doon sa 1.8 billion pesos at dinagdagan pa ni Celis na kung kasama daw ang entourage ay 2 bilyong piso. Napakalayo, di ba? Parang hirap namang paniwalaan na magkakaroon ka ng travel expenses na 2 billion pesos including entourage for 2023 alone. Napakalaki pong paninira nun. O, Celis has since said that his source was wrong. Inamin po yan ni Celis. Mali po ang kanyang source. Yan po ay nangyari noong November 30, 2023 sa first hearing po ng Kongreso. Inamin niya na nagkamali. At tinanong pa nga siya ng mga kongresista, willing ka bang i-recant ang iyong statement? Sabi niya, opo. Pero matapos siyang pagtiwalaan doon po sa first hearing, pinagbigyan at hindi pinwersa, hindi pinilit, hindi inulit-ulit na tanungin kung sino ang kanyang source, kinabukasan at sa mga sumunod na araw, kaliwat kanan ang naging pagbanat niya dito po sa mga kongresista sa kanilang programa. Pero sa ating pagkakaalam, may nagpahayag po dito, maaaring na-miss ko yung statement na yon sa hearing nung nakaraang araw sa ikatlong pagkakataon sa Kongreso,
eh suspended na pala ito pong si Eric at saka si Badoy sa kanilang programa. Kaya hindi na nila magagamit ngayon yung block time nila, ika nga, o yung programa nila para po tumirada pa sa mga kongresista. Ayan. Upon release, Celid, he is merely asking a question about the alleged fund. Ayun naman palagi ang way para po makaiwas ka sa libelo eh. Yung gagamitin mo yung issue sa pamamagitan ng patanong na statement para sabihin lang na hindi ka naman malisyosong nagsasalita para sirain ng isang individual kung hindi nagtatanong lamang. Pero alam naman natin na doon po sa video na kumalat na yan, hindi po basically question yung ginawa ni Ka-Eric. Kasi kung talagang magtatanong ka, Speaker Martin Romualdez, ganito lang naman kasimple yun eh. Speaker Martin Romualdez, totoo po ba na kayo po ay gumasta ng 1.8 billion pesos para po sa inyong travel expenses ngayong 2023? Eh hindi po ganun eh. Yung nangyari, panoorin po natin na, balikan ko lang dito ko kasi nakita yun eh. Meron kahapon, kagabi pala, may vlog itong si Attorney Libayan at yun gamitin natin doon sa video. O kayo po ang humusga kung ano po yung ibig sabihin dito ni Ka-Erica. Ito, dali. Alright, yan. Medyo forward po natin. At syempre, tignan natin at forward natin ang bahagya. And I think this is not it. Forward sa akin at siya si Eric Celis, mga kapatid. Information tayo, in a form of question. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion. Okay. Sabi niya, may information tayo, in a form of question. Hindi po yun eh. Sasabihin mo lang in a form of question para umiwas ka sa kasong libelo. Pero dapat, kung may information ka, direct to the point. Speaker Martin Romualdez, meron po kaming information na na-receive na kayo daw po ay gumastos ng 1.8 billion pesos as travel expenses for 2023. Totoo po ba ito? Dapat ganun ang katanungan. Pero ano ang narinig po natin dito sa video na ito? Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? Pinagdidiinan pa nila. 1.8 billion pesos for how long? Tapos nako, sumisigunda pa yung mga co-anchor niya dito po sa kanyang programa. Almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang. Ang nangyayari, although sinasabi niyang kaya nagtatanong, pero hindi po ganun yung magiging implikasyon noon sa kanyang mga manunood. Lalabas sa kanyang mga manunood na hindi na po yung pagtatanong kung hindi ginawa na nitong si Speaker Martin Romualdez. At ganun nga nangyari. Naniwala ang mga DD sheets na ang 1.8 billion ay nagasta nitong si Speaker Martin Romualdez bilang travel expenses niya for the year 2023. Nung itong ating source from Congress, is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay a break-in information coming from Congress. Diba? Source. No, because that... Coming from Congress pa ang sinasabi niyang source. Diba? Ang mahirap dito, hindi niya malang binet o inimbestigahan, binerify yung information kung yan ba ay may katotohanan. Agad-agad niyang inere. Tapos, yung kanyang pagtatanong, statement pa ang datingan. Sasabihin mo, 1.8 billion pesos ang travel expenses ng speaker. At dadagdagan niya pa yan, including entourage ay nasa 2 bilyong piso. But the 1.1 billion of... Ito mga kapatid natin, no? Anyway, nag-react si Attorney Libayan. Balik po tayo dito po sa pinag-uusapan natin. Yun po kasi yung issue eh. Yung sinasabi ni Ka-Eric na patanong, pero alam natin na malisyoso po yung kanyang pagsasabi. Iulitin lang natin, may na-receive ka. Halimbawa, may na-receive akong text dito. May na-receive akong text, mga tol. May information akong nasagap mula sa aking source
na itong si Speaker Martin Romualdez, for example lang po ito, ang travel expenses daw ay 1.8 billion pesos. Ngayon, gagawin ko, kung ako talaga ay responsible broadcaster, pero hindi po ako broadcaster, binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Gagawin ko, Speaker Martin Romualdez, direkta ako magtatanong sa kanya. Speaker Martin Romualdez, meron po akong na-receive na information. 1.8 billion pesos daw po ang ginasta ninyo as travel expenses for the year 2023. Totoo po ba ito? Yun ang pagtatanong. Hindi ganun ang ginawa ni Ka-Eric eh. Ang ginawa niya, although sinasabi niya, nagtatanong, pero hindi. Lumalabas na statement po at yun ang naging paniniwala ng mga kongresista. Ngayon, hindi naman siya dyan na ipakulong dahil po sa pagsasabi niya na yan ng kasinungalingan. Nakulong siya dahil nagpakita po siya ng hindi magandang attitude, yung unruly behavior po niya sa loob ng kongreso. Sabi nga sa kanya ni Congress, ng isang congressman mula sa isang party list, patapusin mo ako, huwag kang bastos. O ano ginawa nitong si Ka-Eric? Nagsisigaw pa. Tapos after na ma-cite in contempt na siya, sabi niya, kangaroo court ang kongreso. O, rinig na rinig po yon sa video. O, tuloy po tayo sa binabasa po natin. Ha? Dapat po kami ay sinagot ng maayos. O, yan po ang sinasabi ni Ka-Eric. Eh. Paano ka sasagutin kung ikaw ay nang-iintriga? Unang-una, yung kaparaanan na ginawa nitong si Eric, hindi po yun ordinaryong pagtatanong. Sinasabi niya lamang, gusto kong linawin sa inyo ito mga tol, sinasabi niya lamang na sila'y nagtatanong para umiwas po sa kaso. Napaka, kumbaga, ayon nga sa word nitong si Topacio, lame excuses. Lame excuse yung kaparaanan nitong si Eric Celis. Oh, during the inquiry, House Secretary General Reginald Velasco said, the House of Representatives fund for official business travel this year based on financial records was 39 million pesos only. 4.3 million pesos there ay travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Tapos yung 35 million more or less travel expenses as a whole ng mga House of Representatives. Okay? Given Velasco's testimony, Celis said that his source was wrong and he was willing to apologize. Trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali. I am very much willing to admit that indeed, the source was wrong with guidance by the data. I am ready to personally apologize to the speaker. Pero ginawa ba yan ni Celis? Hindi. Sinabi niya lamang yan noong November 30. And right after that hearing, the following day, sa kanyang programa, banat na naman siya ng banat. Oh. Tapos tumapang na siya doon sa ikalawang hearing. And kinalaunan, na-cite in contempt na po siya. Ngayon, ang implikasyon nitong ginawa ni Ka-Eric ay hindi maganda. Dinala niya ang SMNI sa isang sitwasyon kung saan ito ay maaari ng tanggalan ng prangkisa o masuspinde ng National Telecommunications Commission. Kahapon, nabalitaan po natin na meron pong kongresista na nagfile po ng resolution para po i-revoke ang prangkisa ng SMNI for several violations sa kanilang prangkisa. And noong huling hearing, yung resolution na isinumiti po nitong si Congresswoman Migs Nograles ay inadapt na po sa Kongreso. Recommending for the suspension of its operation, ito nga pong SMNI, ng National Telecommunications Commission. Saan pupunta ngayon ang SMNI? Hindi natin alam. Tapos pinapatawag pa ngayon sa Kongreso itong si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil po ang kiniklaim initially ng kanyang mga abogado, hindi niya daw po pag-aari ito pong SMNI. Pero lumabas po
sa papel mula po sa Securities and Exchange Commission na ito pong si Apollo Quiboloy is the UBO, the ultimate beneficial owner of SMNI. At dahil po doon, lumalabas na either ayon kay Atty. Tolentino, nagkamali yung nagpasa ng papel. Pero sa paniniwala ni Congressman Toby Tiangco, nagsinungaling ang isa sa kanila. Yung grupo ni Pastor Apollo Quiboloy o yung sinasabi na siya po ay hindi nagmamay-ari ng nabanggit na istasyon. Yan po yung mga antabayan natin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi ko po alam kung kailan ang susunod na hearing, pero nakakatiyak tayo na sa bawat ginagawa po ng mga kongresista, nadidisclose po ang katotohanan at siyempre nahahayag po ang kasinungalingan. Kasinungalingan na katulad po ng ginawa ni Ka Eric, pagpapakalat ng statement na 1.8 billion pesos, though sinasabi niyang patanong ito, pero iba ang naging implikasyon sa harapan ng kanilang mga manunood ng mga D-digits. Ang paniniwala ng mga D-digits, si Speaker Martin Romualdez gumasta ng halagang 2 bilyong piso including entourage. At hindi na yun mabago sa kanilang paniniwala. Pero ang katotohanan, 4.3 million pesos lamang. Ganun po. Kaya dapat maging responsable po tayo sa mga ipinapahayag po natin sa harapan ng publiko. Higit sa lahat, huwag natin gagamitin kung anuman meron tayong kaunting kapangyarihan, kung anuman meron tayong kaunting presensya dito po sa harapan ng publiko. Hindi po porkit sikat kayo, nasa telebisyon kayo, o may mga manonood kayong libo-libo, eh lahat ng sasabihin ninyo ay katotohanan na. Dapat maging responsable kayo, lalong-lalo na kayong mga broadcaster at yung mga nagbo-broadcasting lamang na hindi naman pala accredited ng KBP. Isa sa mga kadahilanan, bakit kine-question itong si Ka Eric? Kasi ayon sa mga kongresista, hindi siya protektado ng sinasayt niyang SOTO law. Dahil ayon po doon sa SOTO law, sa section 1 po nito, nakalagay po ang salitang accredited. Ibig sabihin, dapat ang broadcaster, sa paniniwala po ito ng ilang kongresista, para masakop siya ng batas na iyon, para maprotektahan siya nito, i-accredited po siya ng kapisana ng broadcaster ng Pilipinas. At kung matatandaan ninyo, miyembro po ang SMNI dati nito. Kailan lamang nag-back out ang SMNI matapos po mahayag na itong si Celis at si Badoy hindi po accredited ng KBP. Nauna pong malaman ng publiko na sila po ay hindi accredited ng KBP. December 4 lamang ang SMNI, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, bumak out dito po sa KBP. Kaya ang sinasabi po, in particular ni Congresswoman Migs Nograles, yung mga bagay na nagawa mo, nang ikaw ay miyembro pa, nung ikaw ay miyembro pa nito, we are pertaining now to SMNI, dapat maging responsible ka. At kung merong liability, dapat panagutan mo ito. Wala yung pinagkaiba eh sa ginawa po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung siya po ay pinaiimbestigahan na for alleged human rights violations, ano ang ginawa niya? Bumaklas sa International Criminal Court para makalusot doon sa ginagawang imbestigasyon. At parang ganon din ang gustong gawin nitong SMNI. Kaya sila bumaklas sa KBP para hindi po maging responsable doon po sa ginawa ng kanilang host na hindi naman pala accredited ng KBP. At saka, huwag din natin kalilimutan na ang SOTO law, merong exceptions. Ayon po doon sa isang guest na nagtuturo po ng batas, merong exceptions doon sa rule na kapag ka ang isang journalist broadcaster, ang mga impormasyon na ibinibigay ng source nito ay maaaring mag-endanger sa national security or sabihin na natin national security concern nito, pwede pong i-identify ng ating authorities kung sino yung kanilang source. That is an exception.
At sa paniniwala po ng mga kongresista, ang source nitong si Ka Eric at ang impormasyon na ibinigay nito concerns national security. Hindi may kakaila dahil ayon na rin mismo dito kay Ka Eric na ito pong source niya ay matagal niya nang nakakasama. Aktibo pa po siya sa pagiging miyembro ng CPP-NPA. Nagbibigay na po ito ng informations. Wala sanang problema doon. Pero ang problema ay ang katotohanan na ito pong source niya ay empleyado po ng Senado. At napakasaklap po noon sapagkat merong empleyado ng Senado na matagal na palang nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng impormasyon sa CPP-NPA. Ngunit ang pinakamahalaga sa kasalukuyan bago tayo magtapos ay ang katotohanan na malaya na itong si Ka Eric, pero alam na ng committee, partikular ni Gus Tambunting, kung sino ang kanyang source. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Ito bang si Eric na double talk o si Gus Tambunting na wala pong bahid ng history o kasaysayan ng pagsisinungaling? Sa post ni Sir Benji Contreras, muli natin balikan. Pakita ko lamang po sa inyo yung pahayag nitong si Tambunting at saka ni Ka Eric. Kayo na bahala kung sino paniniwalaan nyo sa dalawa. Sabi ni Ka Eric, "I revealed nothing to committee, Chairman Tambunting." Wala daw po siyang sinabi ng mga pangalan. "That's his version of his story. I stand by the protection provided to every journalist about the non-compulsion on the revelation of their source or sources of information as provided for by the Soto Law as amended. Whatever claim made by Committee Chairman Representative Tambunting are his personal story, and I don't subscribe to it, especially when our conversation was done in confidence as a privileged communication between the two of us. I have not and shall not reveal my true source of a valid information questioning pertaining to question on public spending of public funds." Pinaninindigan ni Ka Eric na hindi niya daw po sinabi ang pangalan ng kanyang source. Pero ayon po kay Congressman Tambunting na walang bahid ng kasinungalingan, "I ask them if they are willing to divulge the person to me, because they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. There is a source and I will have to discuss this, of course, and with the committee and the speaker and the senators as well." Kasi ayon po kay Gus Tambunting, ito pong si Ka Eric, umayon po ito na sabihin ni Gus Tambunting para sa mga taong nararapat lamang makaalam. Pakinggan po natin ang pahayag ni Gus Tambunting kahapon sa isang interview sa kanya ng media, kung saan in-announce niya na palalayain na nga po ito pong si Celis at saka si Badoy. Pakinggan po natin ito, mga tol. Discussion basically was on the detention of Ka Eric and Ka Lorraine, and whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Their premise, hindi sumasang-ayon, merong sumasang-ayon, merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee, dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay very clearly on the record, sinabi naman po niya tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is their Supreme Court rulings dito po. So then ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Ka Eric. Ang desisyon po ay sila po ay
papalayain at all humanitarian reasons na sila po ay papaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Eric na sila humingi ng pamanhin sa kanyang ginawa. At Eric nasa committee secretary at meron naman po siyang nag-comprite po rin po siya sa pangalan na hinili po natin na kanyang sources na ito. At told him that he mentioned that to me in confidence. No? And I stand by that. No? So meron po siyang binanggit at meron kami usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila naman po yung nasabihan ko na. Oh, kayo na ang humusga. Sino ngayon ang paniniwalaan ninyo sa dalawa? Si Ka Eric ba? Nakilala sa pagsisinungaling dahil ito'y miyembro ng CPP-NPA. Tandaan po natin, walang miyembro ng CPP-NPA ang hindi marunong magsinungaling. Lahat po sila sinungaling. Kumpara dito po sa isang kongresista na wala po tayong alam ng kasaysayan ng pagsisinungaling. Kayo ang humusga. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano po ang masasabi ninyo dito po sa mga pinag-usapan po natin? Sino po ba ang pinaniniwalaan nyo sa dalawa? Si Ka Eric na sinasabing hindi niya sinabi ang pangalan ng kanyang source o si Congressman Gaston Bunting na alam na ang pangalan ng source dahil sinabi daw po ito sa kanya ni Ka Eric.